What's up mga ka-Repapips? It's your boy Ron, aka Big Boss. At meron tayo ngayong produkto ngayon, no? Ito yung tinatawag nating external mic o video microphone para sa isang camera. Hawak ko tong isa. Ito yung bagong dating lang. At itong medyo maliit. Ito yung mga ginagamit natin sa vlog na microphone. So ito pong naririnig yung boses ko. Galing po to sa built-in microphone ng camera na gamit natin, no. Buksan natin siya, no. Punahin natin tong microphone na to. So pag binuksan nyo siya, meron siyang manual 3.5mm na connection. Ito po yung external microphone niya, no. Meron po siyang shoe mount sa ilalim. Meron din po siyang panghigpit para sakto. Makita nyo po sa likod niya, meron siyang plug ng audio. At pwede nyo rin po siyang i-clip sa cellphone nyo po. Kasama po ang dead cut niya, no. Ito pong isa ang pinakabago. Ito may kasama siyang manual. At fix na yung ano niya, no. Makita natin fix yung wire niya. Hindi siya natatanggal dito. Unlike this one, meron siyang salpakan. Ito, fix na yung wire niya. May kasama siyang battery. Pero wala siyang dead cut, no. So ano ang pagkakaiba na itong dalawa, no. Bakit kailangan ako ng dalawang microphone? Simulan natin dito, no. Itong microphone na to, maganda siya kasi hindi na siya battery operated. Meron na siyang kasamang dead cut. Tapos ang pros na itong microphone na to, yan, ito yung kinagustuhan ko sa kanya. Declip siya sa cellphone. Hindi mo na kailangan ng wire. Meron na siyang panaksak rito, ano, sikiklip mo lang sa audio niya yan. And then yun, plug and play na to. Meron siyang wire na pwede mo isaksak dito sa puwet niya, isaksak sa camera mo or sa cellphone. Ang cons naman nito, fixed level lang yung sound niya. Wala siyang gain power. Tapos kung gumagamit ka ng SLR na camera o ibang cam recorder, may possible na hindi gumana to. Kasi hindi siya gumana sa isang camera ko. Kaya bumili pa ako ng isa. So ito naman, pinaka pros na itong isang microphone natin, meron siyang gain level, no? Makita nyo, 0 dB plus 20 dB. Pag nilagay nyo yung battery dito sa ibabaw niya, AAA ang gamit niyang battery. Makita nyo, meron siyang green power, no? 0 dB pa lang yung gamit natin. So pag tinas mo siya, meron siyang plus 20 dB. Pros na ito, yun nga, meron siyang gain level up to 20 plus dB. So kung medyo malayo ka na sa mic camera mo, pwede mo siyang i-adjust ng plus 20 dB, no. Pansin nyo, malaki siya, long barrel, at itong isa ay short barrel to, no. So maganda siya sa mga malalayong shot. Green siya since bago yung battery. Kukulay red siya pag low battery na, so kailangan mo na magpalit para maganda yung pick up pa rin ng microphone, no. Walang problema. Cons na itong shoot external microphone, guys, battery operated siya. Make sure na check nyo lagi yung level ng battery, kung pula na, para maganda yung pick up ng microphone, no? Walang problema. So kung gusto nyo isaksak to sa cellphone, kasi makikita nyo, ayun, no, dalawa lang yung linya niya. So kailangan nyo pa ng yung may tatlong linya na splitter para gumana siya sa cellphone. So hindi siya pwedeng irekta na saksak mo ng ganyan sa microphone, hindi siya gagana. Unlike dito kasi, meron siyang pangrektahan, no? Tatlong linya na saka ng audio. Di included yung dead cut. Yun po. Fitted din po siya sa lahat ng mga camera. May shoe mount silang dalawa, no? So, yun. Yun yung pinagkaiba na itong dalawa para dito sa mga gantong product. Condenser mic po sila na maliliit. So, ingatan po natin silang mababasa o mabagsak. Po, napaka-sensitive po. So, ngayon, naririnig nyo ako dito sa microphone ng cellphone natin. At unahin natin itong external microphone number 1 natin. Let's go! So, ito po ang boses ko na naririnig nyo gamit itong microphone number 1 natin, no? So, ikumpara nyo po yung tunog niya doon sa built-in microphone natin kanina. Anong pinagkaiba? So, magsasalita po tayo dito sa microphone 1. At yes, ako po si Ron, aka Big Boss. Welcome po sa Repapips TV. At huwag nyong kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel natin. At i-click nyo lang po yung subscribe dyan sa ilalim ng video ng YouTube natin. So ito po ang boses ko na naririnig nyo nagsasalita 2 inch away from the microphone natin na number 1. And yes, testingin na po natin ang number 2. Alright, so yan po, naririnig nyo naman po ako ngayon na gamit natin ang microphone number 2 natin. In 1, 2, 3, aangat natin to sa plus 20 dB. 1, 2, 3, go.
So ayan po, naririnig nyo na po ako ulit, nagsasalita ng plus 20 dB. Kayo na po ang humusga kung anong pinagkaiba ng boses ko sa mic natin na number 1 at sa built-in microphone ng camera. So kanina narinig natin yung audio ng microphone 1 natin at ng microphone 2 natin, no? So ngayon po, naririnig nyo ako dito sa microphone 1 natin. At ang test na gagawin po natin ngayon, ang tatawagin na lang natin tong windscreen test, no? So ito po, gagamitin natin tong tinatawag nilang dead cat. Testing natin to. So meron ako rito ang electric pan. At testingin natin kung anong tunog nito, gaano siya kalakas mag-cancel ng hangin na pumapasok sa mikropo natin. Let's go! Ngayon po mga ka-repapips, naririnig nyo ako dito sa microphone natin, microphone 1. At tinututok ko yung ventilator sa kanya. Ewan ko kung masakit sa tenga to, naririnig nyo ako, no? So wala pa siyang dead cat, hawak ko pa lang yung dead cat natin. In 1, 2, 3, lalagay ko na. So ayan mga ka-repapips, nagsasalita tayo ngayon habang nakatutok ang electric pan natin dito sa microphone natin sa camera. So kanina wala pa siyang dead cat, kaya na pong humusga, no? So ito po ang microphone 1 test natin ng windscreen test natin. Let's go! Alright, so yan guys, nakasalpak na yung windscreen sa microphone natin. So pakinggan nyo ako. So itong microphone 2 natin, meron siyang gain level. So nasa 0 dB lang tayo, no? So i-adjust natin siya ngayon sa 20 dB. Ayan, nagsasalita ako ngayon. Ito yung boses ko habang nakasetup yung windscreen sa microphone 2 natin na nasa plus 20 dB. Alright, so yun, no? Nakita po natin ang wind test natin sa mga microphone natin. So yun po, sound quality ng microphone natin or yung noise cancellation nila. Pag meron kayong gamit na dead rabbit or yung windscreen, noise cancellation niya, no? Bakit nga pala ako gumagamit na external mic? Para saan nga ba ang external mic? So una sa lahat, mga ka-repapips, lahat ng camera na ginawa dito sa Earth, hindi po sila ginawa para sa good quality audio. So merong mga camera maganda yung audio, pero halos 80% ng camera hindi po nakapokus sa audio nila. So yun po yung dahilan kung bakit tayo gagamit ng external mic. O ang camera po, ginawa yan pang-take ng photo or video, yung mga camcorders, hindi po sila ginawa para sa audio. Kaya kung magbablog ka, much more kailangan mo talaga ng magandang audio since madalas ka magsasalita sa mikropono. Advantage ng gumagamit ka ng external mic, no? So meron po siyang noise cancellation. So good for outdoors po yung mga external mic natin na may cancellation ng noise. Yung isa pang advantage po ng pagkakaroon ng external mic mga ka-repapips, less time sa production, no? Instead na ihihiwalay ko pa yung audio ng video para pagandahin siya, eh maganda na yung audio ng video, no? Gusto ko hindi masyadong maksaya sa oras, kaya meron akong external mic para maganda yung pasok ng vocal dun sa ano natin, video. Ang disadvantage naman mga ka-repapips ng pagkakaroon ng external mic. Una sa lahat, hindi po lahat ng external mic plug and play. Number 2 natin na mikropono, kailangan pa ng AAA battery. So may pagkakataon po na minsan yung mga vlogger, nag-record na sila ng pagkatagal-tagal pero naka-off yung mic. Sayang yung oras mo nun pag nangyari sa yon. So make sure you check the battery first. May indicator naman po lahat ng external mic na di battery kung lobat na yung battery niya. And yun, disadvantage din. So minsan bibili ka ng online, baka makabili ka ng hindi compatible. So, katulad nung number 1 microphone natin, hindi siya compatible doon sa isa kong camera. Doon sa mga gumagamit ng SLR at camcorder, mas advice ko yung battery operated, no? Para sure bull. Minsan naman sa ibang external mic, so hindi mo siya masalpak ng rekta gamit yung wire na nakakonekta dun sa microphone papunta sa yung cellphone. So kailangan mo ng adapter para sa cellphone
So, kailangan mo pa ng splitter. So, extra wire. It's a waste of time. So, yun. Pag may external mic ka, no, guys, ang advice, kailangan alam mo yung gamit mo. Yun, mga ka-repapips. Sana marami kayong natutunan dito sa pag-test natin ng mikropono na to. Ang external mic natin, no. So, importante po yan sa mga gusto mag-log. Anyway, hindi na natin patatagalin. Huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe sa Repapips TV. Libre po yan. I-click nyo lang dyan sa baba. At ako po si Ron, aka Big Boss, welcome sa Repapips TV. I'm out.